Hello mga katumbok, ito na po yung request nyo, yung Sputnik na tira, no? So, ganito po yung una nyong tatandaan, kailangan makuha mo muna yung balanse ng tako mo, napaka-importante. Tama dapat yung hawak mo sa bat, yan. Tapos yung stroke mo, tsaka yung release, napaka-importante. Para lang din to yung, ano, yung draw shot tutorial natin, ano? Yan. May follow through, tapos merong pigil dun sa huli. Yun yung napaka-importante. So, huwag nyo muna titirahan yung tinitira ko sa side. Ganito mo lang gagawin nyo. Yan, kukuridahin mo lang yung bola hanggang sa kaya mong kurida o sa kaya mong lakas na mapaparating mo yung pamato hanggang dun sa kabilang banda. Okay? So, ganyan lang, paulit-ulit. Huwag mo muna titirahin yung sa side na Sputnik yung tinira ko noong umpisa. Puro ganyan lang muna, mga katumbok, ha? Ito yung pinaka-the best para sa akin para matutunan niyo yung Sputnik. Yan, puro ganyan lang muna ang gagawin mo. Yan, pansin nyo dyan, napaabot ko na yung pamato doon sa kabilang banda. So, ganun din ang gagawin nyo. Mas maganda kung mapaabot nyo doon sa kabilang banda. Yung lakas ng follow shot nyo o yung kurida. Yan, ganyan. Yan, paulit-ulit lang, kahit mga 20 times, 30 times, ganyan lang muna mga katumbok. Yan. Pag nagagawa mo na siya ng paulit-ulit, hindi na natatampal yung tira mo, ibig sabihin, marunong ka na tumira ng kurida. Yan. Pwede mo nang tirahin o practicein ngayon yung Sputnik na nasa side. Yan. Ito pa isang angle. Yan. Pansin ninyong maigi dyan, ibabaw na ibabaw lang yung tira ko, tapos wala akong nilagay na pectus. Yan, ganyan lang ang tira sa Sputnik. Ibabaw na ibabaw lang dapat mga katumbok, ha? Tapos yan, pwede ka na mag-practice ngayon. Kailangan ganyan lang muna siya kalapit. Yung uno malapit lang din sa banda, yung pamato malapit lang din. Ngayon mararamdaman mo na marunong ka na tumira ng Sputnik. Automatic mag-i-Sputnik yan. Basta pinaraktis mo yung kaninang ginawa natin, yung malayong kurida o yung malakas na kurida na mapapaabot mo yung pamato sa kabilang banda. So, mararamdaman mo na yan. Basta ginawa mo lang yan ng paulit-ulit yung unang practice natin. Ano? Yan. Pwede mong testingin, palayo ng palayo, kagaya niyan. Tatandaan nyo lang, kakagat lang yung Sputnik pag medyo malapit yung object ball sa banda. Ito yung isang example. Pansin nyo dyan, malayo na yung 5 sa banda. So, yung Sputnik, medyo mawawala na yung spin niya. So, hindi na siya masyadong mag-i-Sputnik. Yun, parang ganyan na lang yung mangyayari. Okay? Basta tatandaan nyo, kung gano'n siya kalayo sa banda, ganun din dapat kalakas yung tira mo. Ibig sabihin, pag mas malayo sa banda yung object ball, kailangan mo ng mas malakas na tira. Okay? So, yun naman, pansin nyo, medyo manipis yung tinama, kaya hindi siya masyadong tumakbo. So, kailangan sisipatin mo din, titingnan mo rin yung angle niya. Kailangan meron siyang sapat na angle na tatakbo yung pamato, kagaya nito. Yun, di ba? Ganun lang, paulit-ulitin mo lang, mga katumbok. Ito pa yung isang angle. Pagmasdan yung maigi yung tako ko dyan, yung dulo ng tako ko, meron akong follow through, tapos may pigil dun sa huli. Yun. Ayun ang pinaka-importante dyan. Para din siyang draw shot. Okay? May pigil dun sa huli, tapos may follow through. Okay, ito yung ano mga ilan sa mga examples kung saan mo magagamit yung Sputnik. Tingnan niyo mga katumbok, ha. Yan, napaka-importante ng Sputnik, no? Kaya yung iba gustong-gusto talaga matutunan 'to, no? Ang ganda kasi tingnan din. Lalo na kailangan gamitan ng Sputnik. Ito naman, kagaya niyan, medyo malayo siya pag umido yung mesa o yung wala sa level, pwede mong tirahin ng Sputnik. Kasi pag binagsakan mo 'yon, nangyayari talaga yun, hindi tinatamaan, ano, minsan scratch. Yan. Hindi lang sa pahulog yung Sputnik. Gaya niyan, magagamit mo rin siya sa safety shot, blessing, ano, yan, di ba? Malaking bagay yung Sputnik, maraming gamit yan, mga katumbok. Ito pa yung isa, mga katumbok, ha? Ito, like ko itong nakikita kay Champ Efred Batareya, syempre sa idol ko. Yan, pansin niyo yung dos, nandun sa kabilang side, may harang pang 4. So, dodoblitihin ko yung uno na may Sputnik. Yun. O, di ba? Ang ganda. Yan. Magagamit mo rin siya sa doblete. Okay?
So, yun lang mga katumbok ha. Tandaan nyo po, walang shortcut sa mga ganyang tira. Bago mo yung matutunan, maglalaan ka talaga dapat ng oras. Kagaya nung mga draw shot na malayo, mga corrida pectus na malayo, yan, mga Sputnik. So, yun lang. Wala naman pong hindi nagagawa. Basta mag-iensayo ka lang. Salamat mga katumbok!